Alarm and Scandal. So, good morning po. My name is Policia po. So, pag-usapan natin ngayon ang crime na Alarm and Scandal and other crimes na involving firearms. So, alalahanin niyo po ah. Kahit yun po yung tao may ari ng firearms, may dala ng firearms, meron siyang, sabihin na natin, meron siyang permits, yung tatlong permits. So, ibig sabihin, legal siyang magdala ng firearms. Even yung in-service siya, tulad ng PNP or military, AFP, dalawang yan. So, yung alarm scandal po ay wala po yung pinipiling estado sa buhay. In service ka man, civilian ka man, o AFP, or police ka man. Kahit may mga lisensya ka, pero yung alarm scandal, pag na-consumated mo to, o ibig sabihin na committed, ganito po yan. Sample, meron ka ng mga ganyang permits na complete po ka, o police ka pa nga eh. Pag yung baril mo ay pinutok mo, sample, sa malaki yung bahay mo, may premises siya, mayroon kang ano, tinatawag na yung open space na may meranda, matawag niyan, o open space, doon ka pumutok, pataas, bang 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 bang. Ang common yan is yung nagiinuman, testing, bung 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 bung, ganun. Pero wala siyang patamaan. Either man naka-point man yan sa safe area, tulad yan siyang lupa, kumunyan lupa, or taas. Lalo na sa taas, delikado yun. Iyon ay pasok yun sa alarm and scandal. Iyon ang alarm and scandal. Pasok yun. Basta tumutunog. Yun. Boom, boom, boom. Baril. Sabihin, ni-scandal mo kasi yung surrounding. Naririnig yung putok. Unless siguro, lagyan mo ng silencer. Diba? Tapos wala kang naririnig na putok, stabilizer. Di pa pasok yun kasi wala naman nakakarinig. Unless, another cases yung kung may natamaan ng bala, it's papasok yun sa homicide o ibang kaso yun. Homicide. Pag binatamaan or injured, pag hindi namatay, mapaaring injury. So, ano pang aba? Yung grave threats and light threats. Paano yun mangyayari? Paano yun makukumit ng isang gun owner? Example, medyo galit sa'yo yung tao, may nakita sa'yo yung barrel. Ayan. Ano, nakikita mo ba itong squala ko? Ayan. Ubutok sa ito kapag lulok ka. Pasok yun sa light treats. Pag binunot niya at itunutok sa'yo, itinutok lang ha, pero hindi siya pinutok. O pinaputok mo, hindi ka pinatamaan. Bang! Sa may tenga lang. Sa ulo. So, anong kaso nun? Papasok yun sa grave threats. Tinutukan kang tutok, grave threats yun. Papasok. Doon yung pasok sa grave threats. Pag yung firearms naman, pinaputok niya, hindi naman tinutok, pinaputok niya lang. So, magkalapit kasi yun sa meron pa tayo tinatawag na illegal discharge of firearms. Ayan. Pero pa tayo doon. Malapit dun sa alarm scandal. Medyo magkalapit lang sila. Pero mas mabigat itong illegal discharge of firearms. Kung ikaw, bawa yung mga common nito, yung guards, hindi niya naman sinasadya na pumutok yung firearms niya. Ayun. Kaso ba yun? Discriminate firing kung tawagin. So, iyon ay hindi masyado kaso. Pero pag may nagtamaan nun, example, sa matataon lugar, doon siya
doon siya tumama at pinatamaan na tao, lalong-lalo na kung namatay, ay papasok yun sa discriminate firing with homicide kung namatay. Kung na-injured naman, physical injury. Diba? Pero kung wala naman na accident, common yan sa mga nangahawak ng baril, lalo na yung mga civilian na hindi masyado trained o natutulang makahawak ng baril, hindi masyado na-orient regarding sa firearms. Kung sino pa yung mga takot na humawak, siya yung discriminate firing. Marami akong kilalang ganyan na ano, siguro yung mayroong manonood nito na makaka-relate dyan sa discriminate firing yan. Marami akong kilala, mayroon pa nga tinamaan sa paa. So, kasi, lalo na yung paglabas ng anong yan, yung 9mm, yung bago-bago lang yan, ang daming na discriminate firing yan, na civilian, na sumanong guard. So, hindi ko na lang isa-isahin, baka mapahiya dito. So, alam nyo naman kung sino kayo. So, ngayon kung namumukhaan nyo ako, ako si Pulisya ko. Diba? So, kasi, takot sila sa baril, o disorient sila pabaya. Yung iba nga dyan, uuwi na lang. Nadi-discriminate firings pa. Although, wala naman po yung kaso pag walang tinamaan. Wala pong kaso yun. Discriminate firing. Ang resulta lang kung may tinamaan. Pero kung kilalang kasamaan dati, pauwi na lang, naupo lang, tinamaan sa paa. Diba? So, siguro, mga kapag napanood niya to, makakarelate siya sa atin. So, mag-iingat po tayo, lalong-lalong na sa mga firearms at yung mga magazine. Ingatan po natin yan. Maging oriented po tayo, aralin po natin maigi yung responsibilidad natin and safety precaution para hindi kayo sumasabit sa discriminate firing or sa legal obligation or legal accountability ng baril. Mabigat po ang marami accountability po ang baril. Ganito po ang take note dyan. Dapat pang may baril ka, preferably highly disciplined ka talaga. So, kasi malibigat po ang responsibilidad ng magdala ka ng firearms. Hanggang sa muli po, umabot kayo sa aking video ganito. Patapos na. So, muli po, lilinawin ko nga po uli, hindi po tayo abogado, ha. Isa po tayong criminalistic. So, kung kailan, ina-upload natin yung focus on criminal law. Kung mayroon kayong katanungan regarding sa criminal law, crime assistant, so huwag po kayong magdalawang isip, mag-comment sa box natin at or mag-connect sa ating network, Facebook page or Messenger. Thank you for watching.